What's up guys? Malungkot po ako ngayon. Ano ko po to? Ramdam ko pa rin po dito kahit po March 1 na po. Ramdam ko pa rin po dito yung pagkamatay ni Kobe, di ba? Opo. Alam niya po bakit? Nakakalungkot po din yun. Namatay siya dahil sa helicopter crash. So, pag-uusapan natin ngayon dito sa aking first vlog ay ang naging legacy ni Kobe Bryant, lalo sa kanyang pamilya. Condolence pa rin po sa ma'am, sa pamilya ni Kobe na si Vanessa. At Vanessa, si Natalie, at yung baby pa. At magpapa-shoutout lang po ako. Shoutout po kay Jared Amulin, tsaka po kay Kyle Gueta. At matsaka po din ay Dominic de Gaya. Yan lang po. May mga namatay buti, Kobe at ti Chichi. Yan po mga katama po din yung anak niya talaga. So, tingnan natin kung gaano ba talaga naging mahalaga ang Los Angeles Lakers para sa kanya at para sa mga fans na katulad namin. Mayroong tatangan po talaga natin. Bakit ba hindi ito inaanta ng Charlotte Hornets? Lakers naman buti Kobe. Ang tawag na Charlotte po. Ang tawag sa trading na yun, Gab, ay tinatawag na wave. Ang ibig sabihin mo. Kung saan parang ina-assign na din po, di ba po? Kung mali man po ako, try comments below po. So, paano po sisimulan to? Malungkot po. So, medyo malungkot. 1996, nagsimula ang legacy ni Kobe. Matanta na. Napakabata ba ng 41 years old? Napakabata pa, di ba? Napakabata pa po para mamakay. So, yung taon niya po na yun, para dapat parang nalulungkot po din siya. At saka po yung asawa niya, kasi po 3 taon lang siya nakapagpahinga sa NBA. Actually, 38 po siya nag-retire. So, hindi po talaga bumaalis. Taitip ko ang mga legend po ay Tim Ballon, Kobe at Michael Jordan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Kobe. Mabalik tayo dun sa kwento ni Kobe. Siya ay 1996, hindi na po siya nag-college. Siya po ay galing sa Lower Merion High School. Tama pa, nak-ekte Kobe, bako nak yung 24 at sa high school niya 33. Tama pa po. Hindi po tama, ibilo nyo na lang po. Tama yun. Tapos po, nalulungkot po talaga ako. Kasi po, fan po ako ni Kobe. Simula po nung pinanganak ako hanggang ngayon, kahit patay na si Kobe, nanonood pa rin po ako ng mga highlights niya. Diba, well, kita mo naman pag nanonood ako ng YouTube, okay. Diba, puro Kobe. Opo, at manotebook team po kayo ng Bon Original. Opo. Original po. Katama po niya, timayitan na umiyak 10. So, part 1 lang po to. Ibibigin lang po namin yung part 2 namin. Mga bukas po, mga March 2, 2020. So, good day po sa inyo. At ito lang po ang natutunan ko kay Kobe. Bye-bye! Ito lang po natutunan ko kay Kobe. Heroes come and go, but legends are forever. So, bye-bye na guys. Subscribe po my YouTube channel and don't forget to click the notification button for updates at para masubaybayan nyo din po ako sa mga vlogs ko. So, bye-bye na po, guys. Good day po at don't forget talaga to subscribe kasi po para sa akin to. Pag
pag nag-hit to 500k po tayo, may announcement lang po. Pag nag-hit to 500k na po ako, papakilala ko po ang aking mama at papa. So, maraming salamat po. Subscribe!